ang may gasgas dito lang sa may inlet side, sa may low pressure side. Simple lang ang explanation doon, mga boss, no? Kasi nga, dito na side sa high pressure side is malakas na ang pressure. Lahat ng hydraulic pump ay hindi kayang mag-create ng pressure. So, isa pa, mga boss, uulitin ko. Ang lahat ng gear pump ay hindi kayang mag-create ng pressure. So, kaya lang nitong mag-create ng flow of fluid, mga boss. Hello mga boss, welcome po muli. Let me show you this hydraulic gear pump. Wow, English yun ah. At pag-usapan din natin mga boss, ang function nito, direction of flow, rotation at low pressure and high pressure side, pati na din ang mga parts sa ilalim nito mga boss. So, bago ko ito babaklasin, ay may trivia muna ako tungkol dito. Ito po ay isang gear pump ng rampa ng barko at kadalasan din po itong ginagamit sa mga heavy industry at mga planta or heavy machinery. Pagka sinasabi na gear pump mga boss, ay maaari pong ang variety nito ay hindi lang po ito basta-basta na gear pump. Meron pong iba't ibang klase ng gear pump mga boss. Ito pong tinatawag na gear rotor pump, lobe pump, internal gear pump, at itong ating sample na external gear pump. Yes po mga boss, external gear pump po ito. Isa po sa mga klase ng gear pump. Bakit po ito tinatawag na external gear pump? So, kasi po mga boss, ang meeting gear teeth or meeting gear ng dalawang gear, yung drive gear at saka driven gear ay nasa labas nagtatagpo or nagmi-meet sa isa't isa. Okay? Kaya siya tinatawag na external gear pump from the words external, meaning to say, nasa labas or nakalabas. Okay? So, ito pong pump na ito mga boss ay kayang mag-handle ng nasa 2,000 to 3,000 PSI na pressure or nasa mahigit kumulang na nasa 250 bars. Okay. So, tinatawag din po ito mga boss na fixed positive displacement pump. Ang ibig sabihin nun ay kada rotation itong shaft ay meron lamang siyang fixed na fluid na mailalabas. Ang pump na ito mga boss ay made in Italy at meron itong mga markings na direction. Ito mga boss. So, itong arrow na ito ay indication ng rotation na ibig sabihin po ay is papunta dito mga boss. So, meaning to say clockwise siya mga boss. So, clockwise siya pag nakaharap ka dito sa backplate ng ating pump, mga boss. Ang kanyang rotation clockwise. So, pagka ibahin naman natin ang posisyon natin, mga boss, no? Pagka dito naman tayo humarap sa front face ng ating hydraulic external gear pump, is ang rotation nito is mag-iiba na. Yan, magiging counterclockwise niya. Okay, so napaka-importante, mga boss, na alam natin kung saan tayo nakaposisyon or nakaharap sa ating tinatanaw na machinery. For example, itong gear pump na to mga boss. So, mag-iiba kasi ang rotation ng pump kung saan ka nakaposisyon or nakaharap. Kung, reminder ko na lang sa inyo mga boss, no? Kahit hindi lang sa isang gear pump, kahit sa lahat ng machinery, pwede din sa makina mga boss, o kung kahit anumang may mga rotation na makina, yung mga induction motor. So, magdepende ang rotation na yan mga boss kung saan ka nakaharap. So, may mga pump mga boss na nandito sa backplate ang kanyang markings. Yan. So, mayroon ding pump na walang rotation ng marking. So, paano mo malalaman, mga boss, kung ano ang rotation ng pump? So, sa ganung scenario, mga boss, simple lang sa pamamagitan ng inlet at outlet port. So, paano ko nasasabi na sa pamamagitan ng inlet at outlet port? So, pag inlet port or suction port ay mas malaki kaysa outlet port or sa discharge port, mga boss, no? Yes po, ibabalik ko pa. Pag inlet port ay mas malaki sa outlet port. So, kung sa scenario na to ay sa walang kahit anumang indication or markings dito sa ating pump, atin lang titingnan ang mga port niya, mga boss. So, consider natin na itong malaki na butas na to is ito ang inlet port. Tapos, ang mas maliit na butas is ito naman ang outlet port. Okay? So, sa madaling salita, ito ang entrance ng fluid, mga boss. So, inlet port, entrance ng fluid. Dito, papasok ang fluid galing sa tangke. Then, pagpasok niya dito, i-distribute ng mga gears to sa ating pump. Tapos, itatapon ng mga gears dito sa discharge port. So, itong mas maliit na butas, mga boss, no? So, ang direction ng flow ng fluid is papunta dito, mga boss. Okay? So, ngayon, mga boss, no, ang tanong ko sa inyo is, ano naman ang rotation itong drive shaft? Kung ang flow ng ating fluid is papunta dito na direction. So, kung nakakita ka ng mga animation video dito sa YouTube, mga boss, no, itong external gear pump
ay ang gear ang siyang nagpa-pump ng fluid. So, itong vacant space ng gear teeth, dito sumasabay ang fluid at dinideliver sa gilid ng housing itong ating pump. So, papunta sa discharge port, then isinusupply sa ating cylinder, okay? So, sa madaling salita mga boss, no? Kung dito sa teorya ng flow of fluid ang ating pagbabasihan dito sa external gear pump, so nandito ang inlet port, ang may mas malaki na butas, then nandito naman ang discharge port. So itong mas may maliit na butas. So ang flow ng fluid, entrance ng fluid dito, na nagmula galang sa tangke, papunta na ang flow ng fluid dito mga boss na direksyon, ganyan. So pagpunta niya dito na direksyon, ang fluid is papasok sa inlet port, yan. Pagpasok sa inlet port, dito sa gilid ng housing, magta-travel sa tulong ng mga gear teeth. Okay? So, pag-travel dito, ilalabas niya dito sa outlet port. So, ibig sabihin mga boss, ang rotation nito is paganyan. Okay? Hindi paganito kasi paganyan mga boss, ang flow ng fluid niyan, dito sa gitna, which is mali yun mga boss, diba? Dito sa gitna mga boss, is blind spot to mga boss. So, ibig sabihin, dapat walang makapasok na oil dito sa gitna. So, dito lang sa gilid talaga. So, ngayon mga boss, atin itong buksan. So, kailangan na natin ng 18mm na allen wrench at saka itong ating circlip plier. So, let's go! So ayan mga boss, natanggal na. So ito is plump plate lang to mga boss. Then nandito ang ating wheel seal mga boss, no. So double lips itong ating wheel seal na to. Okay. Tapos buksan naman natin to ang ating back plate mga boss. Okay. So ito na mga boss, na buksan na natin ang sa back plate. Tapos, ito na din ang makita natin mga boss sa ating backplate. So, nandito din ang special na bearing mga boss. Okay. So, ngayon mga boss, istutungo tayo dito sa ating front ng ating pump mga boss, kung saan nandito itong drive gear. Yan, at saka nandito sa ibabaw ang mga markings niya mga boss. Okay. So, kung ating tatanggalin itong bearing dito sa harapan mga boss, is makikita na natin itong dalawang gear. Tanggalin natin mga boss ha. So ayan, natanggal na ang front na bearing mga boss. So itong front bearing na to is mayroon itong special na function para dito sa ating pump mga boss. So ginawa itong special bearing na to para talaga sa purpose dito sa ating pump. So mamaya mga boss is ipapaliwanag ko sa inyo. So, ngayon dito muna tayo magpo-focus mga boss sa dalawang gear. Ayan. So ayan mga boss, no, katulad ng in-explain ko kanina. Ayan, makikita natin na itong ating drive gear is ang nagpapaikot dito sa ating driven gear. So, ang drive gear na siya ay konektado naman sa ating mga prime movers mga boss, no. So, ano ba mga prime movers? So, for example mga boss, itong ating electric motor, ating yung tinatawag natin na induction motor, yung power takeoff or PTO, or maging makina mga boss, no, is pwedeng mag-drive nitong ating hydraulic external gear pump. So, sa time na iikot na itong ating drive gear mga boss, is higupin nito ang fluid na nanggagaling sa tangke ng ating hydraulic system mga boss, na or yung tinatawag na reservoir. So sa inlet port ang entrance ng fluid mga boss, itong mas malaking butas. So galing sa reservoir tank, higupin ang fluid papunta dito sa inlet port sa tulong ng ating gears. Once na iikot na itong ating gears or magda-drive na siya mga boss, is dito nadadaan ang ating fluid. So dito sa mga space ng ating gear teeth mga boss, dito sasabay ang fluid. Dito niya i-deliver papunta dito sa discharge port. Dito sa butas na maliit mga boss. Okay? Then kung makita natin mga boss, no, sa mga animation, ganito lang din ang scenario niya mga boss. Ganyan. So, ang ikot ng ating pump is ganito na din. So, hindi ganito ang ikot ng ating pump mga boss ha. Kasi nga mga boss, ang fluid niyan is papunta dito sa gitna. Kung ganitong ikot, dapat mga boss, ganito ang ikot niya kasi nga nandiyon sa theory ng ating flow of fluid mga boss is nasa gilid ng housing ng pump ang fluid dadaan sa tulong ng ating mga gear teeth. Okay? So ngayon mga boss, itong inlet port yan, ito ay low pressure side. At itong outlet port naman mga boss, ito ay high pressure side.
So alam niyo ba mga boss na kahit itong ating low pressure siya, itong ating inlet ay malakas pa din ang pressure nito. Ang pressure kasi dito ay matatrap dito sa gitna mga boss, no. Yan, sa gitna ng itong space. So maaaring lalakas or tataas ang pressure niya. Then magre-resulta ang pagtaas ng pressure ng mga boss na maaaring ikakasabog ng ating pump or ikakasira nito mga boss nitong buong unit na to. So ngayon, ang ginawa ng mga manufacturer at mga engineer ay gumagawa sila ng special bearing na katulad nito mga boss. Yan. Okay. Kung makita nyo mga boss, meron itong mga slot sa side ng ating bearing mga boss, no? Yan. So, ang tawag dito sa mga slot na ito mga boss is oil gallery. So, kung oil gallery is ito mga boss, ibig sabihin daanan ito ng oil. So, kung daanan ito ng oil mga boss is kailangan na hindi siya magkabaliktad ang paglagay mga boss, no? So, ang posisyon nito mga boss is ang sa inlet port is ito yung may mahabang slot. Yan. So, sa inlet port ito nakaharap mga boss. So, itong inlet port itong may malaki na butas. Okay. So, diyan yan nakaharap. So, ito namang mga maliliit na slot mga boss or itong mga maikli na slot is dapat sa high pressure side ito nakaharap. Okay. So, high pressure side, ito yung outlet port natin. O ito yung outlet port or discharge port natin mga boss, diba? So, kailangan ganito ang posisyon niya. So, yan. So, paano ba piniprevent ng special bearing na to ang pagkasira o pagsabog nitong ating pump mga boss? So, para maiwasan ang pagkasira o pagbuild ng pressure dito sa ilalim mga boss ha. Yan, dito sa ilalim ng ating mga gear. Yan. So, para maiwasan ang pag-create ng pressure dito mga boss at pagsabog nitong buong pump, ay nilagyan ng mga manufacturer ng bypass dito sa ating bearing mga boss. Okay? So, ang bypass na yon is ito yung oil gallery. Okay? So, ang oil dito mga boss na imbis na matataas ng pressure dito mga boss, so magkukumpula na ang oil dito. So, walang dadaanan iba ang oil dito mga boss kundi dito lang. So, pilit silang magsisiksikan dito mga boss. So, tataas nga ang pressure dito. So, sa ganong paraan mga boss, nilagyan nila ng slot dito. Ang umuwil dito na tumataas ang pressure mga boss o nagkukumpulan is dadaan dito sa ating bearing. Dito sa loob ng ating bearing. Papakita ko sa inyo mga boss ha. Yan. Dito dadaan siya mga boss sa loob ng ating bearing. So, itong slot na to mga boss, yan. Itong slot na to is dito yan. Yan, dito yan nakaposisyon mga boss itong slot. Okay? So yan, itong slot na to is dito yan nakaposisyon mga boss sa low pressure side. Tapos ganito ang posisyon ng ating bearing. So sa ganong paraan mga boss is binabypass ng special bearing na to or ng oil gallery na to ang pressure dito sa ating ating fluid dito sa ating mga gears mga boss, no. Tapos dinideliver ng oil galleries ang pressure na to papunta dito mga boss. So dito lalabas ang pressure. Tapos itatapon niya pabalik ang pressure na to mga boss. Papasok dito sa may butas na to. Kung nakita niyo yung butas na yan. So itatapon niya pabalik dyan ang ating pressure dito doon sa loob ng ating gear. So ibig sabihin ipabalik niya ang pressure dito sa ating inlet port. Okay. So ibig sabihin nun mga boss mapiprevent na ang pagkasira or pagsabog nitong ating pump dahil sa tulong ng mga special bearing na to. Meron din tayo sa high pressure side mga boss. At dito naman sa likod mga boss, ganun na din. So meron din yun mga boss, yan. So take note ko na lang sa inyo mga boss ha, na napaka-importante nitong mga special bearing na to. So kung wala to mga boss, isasabog itong ating pump. At napaka-importante din mga boss ha, na hindi mabaliktad ang posisyon nitong ating mga bearing mga boss. Okay? So once na mabaliktad mo to mga boss, hindi magbibuild ang pressure itong ating pump. So ngayon mga boss, tanong ko sa inyo, bakit mas malaki ang butas ng inlet port kaysa outlet port? So kung hindi nyo nalalaman mga boss, ang kalaban kasi ng ating hydraulic system mga boss, no, is itong tinatawag na fluid cavitation. So ano ba itong fluid na cavitation mga boss? Ito po ay isang pagbibuild ng oil sa low temperature mga boss. So ibig sabihin, kumukulo ang ating oil sa mababang temperature niya mga boss, no. So millions and billions of bubbles ang mangyayari sa oil na to mga boss. So ang mga bulang ito or mga bubbles na to mga boss ay nakakasira ng ating pump. Kaya para maiwasan ang pagbabubbles or cavitation of oil mga boss, ay ginawa ng mga engineers na mas malaki itong ating inlet port kaysa outlet port mga boss.
Sa ganun ay mapupus ang lahat ng atmospheric pressure na galing sa tangke na isa sa dahilan ng cavitation, mga boss. Actually, mga boss, marami ang factors na dahilan ng fluid cavitation. Isa na dito ang klase ng oil viscosity. Sobrang lakas ng ikot ng pump. Maling disenyo ng ating buong power unit. At madumi na tank breather, mga boss na. So, ngayon kung makita natin, itong ating pump ay puro metal lang. Yan. So, wala tong kahit anumang sealing element, mga boss. So, puro metal lang to, mga boss, di ba? So, paano siya makapag-vacuum ng fluid at makapag-seal ng oil para magkaroon ng pressure, mga boss? So, kung alam nyo, mga boss, kung natatandaan natin, sa isa sa mga karakter ng oil ay magbibigay ng sealing element or sealyo or sealed. So, sa madaling salita, mga boss, itong oil na mismo ng ating buong power unit, ito na mismo ang sealing element ng ating buong pump. Okay? So, ang katangian kasi ng oil, mga boss, is hindi lang puro pang lubricate. Kaya din itong mag-transfer ng heat, mag-oxidation resistance, mga boss. Kaya din itong ating oil. Then, kaya din yung mag-seal or yung tinatawag natin na sealyo, mga boss, no? So, para maayos ang pag-sealyo ng ating oil or pag-seal ng ating oil, ay ginagawa itong gear pump na halos walang clearance, mga boss, kung nakikita nyo. Yan. So, halos walang clearance yan. Halos maliit, or kung meron mang clearance, maliit lang, mga boss, no? Napakakunti lang ng clearance nito. Ginagawa yon, mga boss, para sa tamang pag-seal or parang para sa tamang pag-vacuum at pag-pump ng oil, mga boss. Mostly, mga boss, nasisira itong ating gear pump dahil sa gas-gas dito sa loob ng ating housing. So, pag malaki na ang clearance nitong ating gear, mga boss, dito sa loob, is hindi na magsasuction itong ating pump. So, ang gas-gas na sinasabi ko, mga boss, is ito yon, ha. So, papakita ko sa inyo, mga boss. So, ayan, mga boss, oh. Yan. Itong sa gilid na to, mga boss, yan. So, yan ang mga gas-gas na yan, mga boss, okay? So, kung napapansin nyo rin, mga boss, yan. So, dito, walang gas-gas. Dito, merong gas-gas, mga boss. So, dito na side is inlet side. And dito na side is outlet side. So, low pressure, high pressure dito, mga boss. Okay? So, bakit dito lang na side ang may gas-gas? Yan, ito din isa. So, meron din yung gas-gas. So, bakit yan lang ang may gas-gas? Dito lang sa may inlet side, sa may low pressure side. Simple lang ang explanation din, mga boss, no? Kasi nga, dito na side sa high pressure side is malakas na ang pressure. Ang gear na to, mga boss, itutulak ito ng malakas na pressure dito sa side ng low pressure side. So, ang gear niya magiging tatama talaga dito sa housing, mga boss. So, pipilitin ng pressure dito sa high pressure side na itutulak tong ating buong gear dito sa housing na sa may low pressure side. So, kaya mostly na makita natin sa gear pump, mga boss, is ang gas-gas niya nandito lang sa banda ng low pressure side. Okay? So, ito, mga boss, kunting kaalaman. Ang lahat ng hydraulic pump ay hindi kayang mag-create ng pressure. Tama narinig nyo, mga boss, no? So, ang lahat ng hydraulic gear pump ay hindi kayang mag-create ng pressure. Yes po. Ito po ay kayang mag-create ng flow of fluid. So, isa pa, mga boss, ha, uulitin ko. Ang lahat ng gear pump ay hindi kayang mag-create ng pressure. So, kaya lang nitong mag-create ng flow of fluid, mga boss. So, ang tanging makapag-build ng pressure, mga boss, ay ang pag-resist or pag-resistance ng fluid to flow. So, ibig sabihin ng mga boss, kung wala nang mapasukan or madadaluyan itong fluid, saka pa magkaroon ng pressure itong ating hydraulic system. Or kung mapuno na ng fluid itong ating, for example, cylinder, mga boss, saka lang din magkakaroon ng pressure. At ito pa, mga boss, no, kung walang leak ang ating buong power unit, ay saka pa din magkikreate ang pressure. So, sa madaling salita, mga boss, kailangan ng hydraulic pump ng buong power unit niya nang silyado siya, nang walang loss of fluid, mga boss, walang kahit anumang leaking or tagas, mga boss, no, para magcreate ng pressure. Kailangan mag-resist or may resistance na ang fluid bago magkaroon ng pressure, mga boss, dito sa ating buong power unit. Okay? Because pressure has nothing to do with speed. Because flow is speed. Kung gaano kabilis ang pag-travel ng telescopic, mga boss, sa cylinder, ay dumidepende yon sa volume ng oil na pumapasok dito. At hindi yon na dumidepende sa force ng oil, mga boss, ha. So, again, mga boss, dumidepende yon sa volume ng oil na pumapasok dito. Kung gaano kabilis ang travel ng telescopic sa cylinder. Okay? So, ang tanong ko, mga boss, no, paano kung installan ko itong pump ng cylinder
na nakadirekta. Mapapagana ko ba? So ang sagot dyan mga boss ay oo. Mapapagana ko yan mga boss. Kasi nga ang flow ng fluid is galing dito sa pump. At magkakaroon ng resistance ito. Kasi nga mapupuno ng fluid itong ating cylinder. So ang problema lang mga boss, itong ating pump ay hindi ito titigil sa pagdi-deliver ng fluid. Hanggat mapuno niya ang cylinder, hanggat sasabog ito. Kasi nga nakadirekta lang itong ating cylinder mga boss. No? So ngayon mga boss, dito na papasok itong tinatawag na pressure relief valve. So pressure relief valve mga boss is isang device na dadaanan ng excess ng pressure ng fluid. Para hindi sasabog itong fluid at ibabalik lang ang ating fluid doon sa ating hydraulic tank. So, mayroong maraming klase itong ating pressure relief valve mga boss. So, kadalasan kong nakikita or na-encounter mga boss ay itong spring-loaded na type. So, sa tulong ng pressure relief valve mga boss is kaya mong hinaan or lakasan ang pressure nitong ating hydraulic system. At dahil din dito sa ating pressure relief valve is kaya nating bilisan ang pag-travel ng ating telescopic sa ating hydraulic system mga boss. At kaya din nating bagalan. So, pwede mong adjustan itong ating mga pressure relief valve mga boss sa pagpapahina at pagpapalakas ng ating mga pressure sa ating buong power unit. So, ngayon sa scenario na ito mga boss, may mga external gear pump na parehas lang ang butas nitong port. So, parehas lang ang laki nito mga boss. Okay, so katulad ng mga pump na made in China mga boss, yung mga low quality na pump. So, doon mga boss is parehas lang talaga ang butas dito mga boss. Okay, so paano mo malalaman ang rotation niya mga boss? Tapos, wala pang indication or kahit anumang markings kung saan papunta ang flow ng kanyang rotation mga boss. So, ngayon mga boss, paano mo malalaman kung saan papunta ang rotation or direction ng flow na yung mga boss, no? Simple lang ang problema na yan mga boss. Ang gagawin mo lang dyan is buksan mo itong ating mga front plate at itong ating back plate mga boss. Tapos, makikita natin itong ating tinatawag na special bearing mga boss, no? So, sa pamamagitan itong special bearing na ito mga boss is madidetect natin kung saan ang flow ng rotation ng ating pump na sinasabi mga boss na walang kahit anumang markings na parehas lang ang laki ng butas ng mga ports. So, gaya ng sinabi ko kanina, so nakalipas na video natin mga boss, no, is lagi natin tatandaan na hindi ito mabaliktad itong ating mga special bearing mga boss, no, itong mga slot ng ating oil galleries. Okay, so pag nakakita ka ng ganong scenario mga boss na pump is tatandaan mo lang na itong gallery na to, yan, is pang low pressure side, pang inlet port. At itong gallery na ganito kalaki mga boss, is pang high pressure side, pang outlet port. So, ibig sabihin, ang flow ng fluid mga boss is galing dito. So, dito ang entrance kasi nandito naka-base itong may mga oil galleries na pang low pressure side. So, galing dito, tapos itatapon niya ang fluid dito sa high pressure side kasi nga nandito nakabase ang high pressure side na oil galleries. So, at i-additional pa natin yung teorya ng pump mga boss na ang fluid is dito i-deliver sa gilid ng housing. Yan, sa gilid ng housing. So, hindi dito sa gitna, sa gilid ng housing mga boss ha. So, ibig sabihin, ang rotation ng pump na nabili mo mga boss na walang kahit anumang indication is ganito ang rotation niya. Okay, so counterclockwise ang rotation niya. So, madali lang, di ba? So, sa tulong ng special bearing na to is malalaman natin kung ano ang rotation ng pump. Okay? So, paano naman mga boss, no? Kung nakapag-purchase ka ng bagong pump na mali yung direction ng rotation niya, itong ating pump. So, paano mo yun gagawa ng paraan mga boss? Actually mga boss, itong ating pump is pwede mong baliktarin ang ikot nito mga boss. Yes, tama ang narinig nyo mga boss. So, pwede itong baliktarin mga boss, no? So, sa pagbaliktad ito is simple lang. Ganito lang ang gagawin mo mga boss, di ba? So, una mga boss is tatanggalin mong mga cover niya. Itong back plate at saka itong front plate. Kagaya nito. Tapos, makikita mo dito mga boss, ito yung sa harap ng ating pump kasi nga nandito ang drive gear. So, nandito naman ang kanyang markings. Yan, papunta siya dito mga boss ang kanyang markings. Original na marking ito mga boss ha. So, sa scenario na to, ito ang sample natin. Tapos, kailangan natin ng rotation ng pump na papunta sa clockwise mga boss. So ito is papunta to counterclockwise. Nandito ang malaking butas o inlet port at nandito ang discharge port ng maliit na butas. Okay? So ang rotation niya papunta dito at ang markings niya papunta din dito. So tama tong pump na to mga boss. Kaso lang ang rotation ng prime mover o ang nagpapaikot nitong ating pump is papunta sa clockwise mga boss. So paano natin babaliktarin ang rotation ng ating pump? So, madali lang mga boss, no? Gagawin natin tong
clockwise, itong counterclockwise. So, tatanggalin mo lang to mga boss. Yan. So, sa pagtanggal mo dito sa loob mga boss, yan. So, huwag mo nang galawin to mga boss, ha. Yan. Tapos ito, yan. Nandito sa ibabaw itong drive gear. Gawin natin itong nasa ilalim mga boss. Yan. So, pagka nasa ilalim na ang posisyon itong drive gear. Tapos, ibabalik natin siya mga boss, ha. So, ayan. Wala kang ibang gagawin. Ito lang. So, sa loob lang. Ayaw pang pumasok eh. Yan. So, pag to, pasok na mga boss, diba? So, nandito ang markings. Yan. So, ang pangalawa mong gagawin mga boss is tatanggalin mo itong mga bearing. Yan. So, unahin ko ang bearing dito sa harap mga boss, ha. So, yan. So, ngayon mga boss is ito, sabi ko kanina, importante na hindi ito mabaliktad. So, ngayon, binaliktad na natin itong ating mga gear. So, ngayon, atin din itong i-position mga boss. So, saan natin ito i-position? Itong mataas na mga slot, itong mahabang slot, is sa low pressure side. So, doon siya sa may malaking butas. So, doon siya sa may inlet port, sa entrance ng oil. Itong may maliit na mga slot is sa high pressure side. So, hahanapin natin dito sa pump kung saan ang low pressure. Yan, ito, inlet port, low pressure side. Tsaka outlet port, high pressure side. So, ibig sabihin nun mga boss, so, itong ating bearing is baliktarin natin ng ganyan. Yan. Okay? Tapos, papasok natin siya mga boss. Yan. So kung nakita nyo, tumapat na itong ating oil gallery dito sa ating malaki na butas sa low pressure side, sa inlet side. Okay? So, tama na tong bearing na to mga boss dito sa front. Tapos, gagawin din natin to dito sa likod mga boss. So, tatanggalin din natin tong sa likod kasi nga, ibabalikta din natin sila mga boss, no? Yan. Balikta rin mo lang, kagaya kanina. Yan. Tapos, ipasok mo na siya mga boss. So, ganyan na siya. So, tapos mga boss, diba, itong drive shaft is nandun to sa itaas kanina, nakaposisyon. So, ikutin mo lang to mga boss. Ganyan. So, sa pag-ikot mo niyan mga boss, nandito na sa itaas na bahagi itong ating drive shaft. So, sakto na to mga boss, then ibabalik mo na pag-assemble itong ating front plate at saka back plate mga boss. So, ipapakita ko sa inyo ang rotation mga boss, ha. Diba, kailangan natin ng doon, clockwise na rotation kanina. So, ngayon, ang rotation nito is counterclockwise, di ba? So, kailangan natin ng clockwise na rotation. Ngayon, clockwise na to mga boss. So, kung makikita nyo, ito ang inlet port, di ba? Low pressure side. So, ibig sabihin, dito ang entrance ng fluid. Tapos, dito ang outlet port, high pressure side. Ito naman ang exit ng fluid. Okay? So, kung makita din natin dito sa ilalim mga boss, nandito ang low pressure side na oil galleries at nandito ang high pressure side na oil galleries. So, tama to lahat mga boss. So, ang fluid na, ang flow ng fluid papunta dito, galing sa tangke. Pasok sa inlet port, labas sa outlet port. So, ang rotation naman ng ating pump, sa teorya ng rotation ng ating pump, is ang fluid dito magdi-deliver sa gilid ng ating housing. So, ibig sabihin, ang rotation niya ganyan. So, napaka-perfect nito mga boss. So, meron na tayong rotation na clockwise, di ba? So, madali lang, di ba? So, itong external gear pump natin is nabaliktad na ang kanyang rotation. So, magagamit mo na siya mga boss. So, ayan na muna para sa araw na to mga boss, no? Sana ay nakatulong ako kahit papano. So, kung nagustuhan mo ito is please paki-like and share. At tatanawin ko na malaking tulong to sa akin mga boss. So, maraming salamat at God bless sa inyong lahat. Bye-bye.